At sa iba pang mga balita, NTC inireklamo sa Court of Appeals kasunod ng pagpapalabas ng suspension order versus SM&I. Pagpapalabas ng TRO sa suspension ng order ng NTC versus SM&I, hinilig sa Court of Appeals. Ang detalye mula kay Kapartner Margot. Kapartner Margot? December 21 ang suspindihin ng National Telecommunications Commission o NTC ang operasyon ng Sunshine Media Network International o SM&I sa radyo at telebisyon. Ito'y pagkaraang ipasa ng Kamara ang resolusyon na naghihimog sa NTC na suspindihin ang network dahil umano sa mga paglabag. Bagay na para sa SM&I ay hindi katanggap-tanggap, lalo pat hindi nabigyan ang pagkakataon ng network na makapagpaliwanag at sumagot sa showcase order ng NTC bago ang pagpapataw ng suspensyon. Matatanda na kasunod ng pag-i-issue ng NTC ng showcase order para sa network ay nagpalabas agad ito ng suspension order na immediately executory. Lumalabas na bago pa ang pagdinig ng NTC sa mga ligasyon ay nagpalabas na agad ito ng kaparusahan sa network. Kaya naman Huwebes ng umaga, dumulog na ang SM&I sa pamamagitan ng mga abogado nito na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico sa Court of Appeals o CA para ireklamo ang NTC. Naghain ang network ng certiorari at mandamus na may kalakip na apila na magpalabas ang CA ng temporary restraining order at preliminary injunction para sa pagpapatigil ng implementasyon ng suspension order. Pumunta kami dito para humingi ng hustisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Sinupil nila nga aming karapatan sa mamahayang pabahayag without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SM&I, ito ay maaaring mangyari masikarino man dito ngayon sa press conference na ito. We were given 15 days to file our response sa NTC. But ang problema nito, binigyan nga kami ng pagkakataon na mag-respond but may suspension na. So in this case, that is a grave violation ng ating saligang batas, yung tinatawag na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala silang jurisdiction na ginagawa nito, inabuso po nila yung kapangyarihan nila. Ayon sa mga abogado, maling-mali ang ginawang pagtalima ng NTC sa resolusyon ng Kamara, kayo hindi nito mandato na sumunod sa dikta ng legislatura. Gumagawa sila ng desisyon ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo binigyan ng pagkakataon. Don't forget, ang NTC may tinatawag silang quasi-judicial function. Ang quasi-judicial function is part of the executive department. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Hindi maaring i-adapt ng NTC ang ginawa ng House because ang House po, ibang poder yon, inquiry in aid of legislation. Ang ginawa nila, sinurrender nila, give up nila yung bataan at niyakap nila ang Kamara. Mali po yon, maling-mali, nawalan sila ng independence. Hirit pa ng kampo na kung may nilabagman ang ilang programa ng SM&I, ay hindi dapat madami dito ang buong network. Dalawang programa lang sa SM&I ang nireklamo. Yung po ay gikan sa masa para sa masa at yung laban kasamang bayan. Bakit yung buong network ay pinarusahan? Di ba dapat ang kasalanan ni Pedro kay Pedro lang? Hindi mo isabihin na buong network ay may kasalanan? Pangalawa, tama yun, may mga complaints laban sa amin. Di ba pag nagsampa ka ng complaint, allegation lang yon, wala pang prebas. Pakinggan mo muna kami. Ang ginawa umano ng NTC ay maaaring magdulot ng chilling effect sa iba pang mga mamahayag sa bansa. Anong epekto sa lahat? Sa industriya, sa ibang mga radio station, sa ibang TV stations, sa mga dyaryo. Anong epekto? Chilling effect. Nakabahan ka na. Bawal pala mag-criticize sa office of the speaker. Yun ang ano eh. Bawal pala mag-criticize sa members ng mga ng Kamara. Yun ang epekto nitong ginawang pagbubusal sa SM&I. Sa kabila naman ng suspension, ay mapapanood pa rin sa mga social media sites ang mga programa ng SM&I. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, SM&I News.